Tulpo yung tinutulungan niya na pinagkikitaan. Tama ka dyan, sabi ni Merle. Oh. Oo, yun ang hindi nakikita ng mga tao. Pero sa pagtulong ni Rapi Tulpo, Tol, Cristiano Gang, wala kaming question dyan. Nag-react kami doon sa hinamon niya ang subscriber, 16 million supporter ni Digong versus sa 42 million niya na subscriber. Gi-add niya yung supporter niya sa YouTube at sa FB. Hindi niya alam, baka yung 16 million supporter ni Digong nakasubscribe sa kanya. So hinamon niya, kaya nag-unsubscribe ang mga supporter ni Digong, di ba? Apostol, sabi mo wala naman sa video mo ang Digong at saka Duterte. Ano ba tong pinag-usapan natin? Ano ba tong video mo? Naglagay ka ng background na tulpo. Tapos saan nagugat lahat? 'Di ba? Yan. Diyan din sa tulpo at saka Digong nag-react ang mga supporter niya. Gaya mo, Tol. Hindi kami mag-react kung hindi mo kami sinabihan ng tanga. 'Di ba? Nag-react kami. Ako, nag-react ako kasi nakita ko video mo, sinabihan mo kami ng tanga. Kung hindi lang kami hinamon na ni Rapi Tulpo, Idol Rapi Tulpo, hindi kami mag-unsubscribe, hindi kami mag-react gaya sa'yo. Pag hindi mo kami sinabihan ng tanga, hindi ako mag-react. 'Di ba, Tol? Tapos sabi mo na wala kang binabanggit na DDS. Tol, ang nag-unsubscribe, Tol, considered na yun na DDS. Considered na yun. Kasi supporter yun eh. Ako, considered na ako na DDS. Kasi supporter ako ni Digong. Yung bahay nila at saka bahay ng mama ng mga anak ko, magkatabi lang ng subdivision. Dikit lang. Pwede lakarin. So, ako, proud taga Davao, siyempre, mag-react ako sa mga sinasabi mo. Tol, nakikita ko yung pagtulong ni Digong, ni Rapi Tulpo. Tol, ang na-appreciate ko, Tol, ang pagtulong ni Rapi Tulpo. Na-appreciate ko yan. Pero mas na-appreciate ko yung pagtulong ni Angeloxin, million ang pinapalabas. Yan pagtulong ni Rapi Tulpo, Tol. Kumikita siya dyan, Tol, triple pa. Diba? Kumikita siya dyan. Okay lang yan. Kumikita siya, okay lang yan. Tol, God bless sa'yo. Yun lang muna ang masabi ko. Busy ako. Ang tulong ni Tatay Digong panghabang buhay at pag-inabangan pa sa mga anak natin na apo. Pero tulong ni Tulpo isang buwan, wala na. Tama ka dyan, Lutz. Hindi nila nakikita kasi yung mga ginagawa ni Digong. Sa pagtulong ni Tulpo, wala tayong question dyan. Okay yan. Kahit content niya sa YouTube channel niya, okay yan. Guys, noon, public sector, private sector, grabe ang bagal pag meron kang kailangan, meron kang i-process. Passport, LTO, makuha ka na lang ng lisensya o ano pa mga documents mo, i-process mo, ang bagal kasi nandun ang corruption. Daming requirements ang kailangan ngayon. Ang hinahanap nyo yung tatlo lang requirements, okay na. Wala nang pila sa DP, wala nang pila sa passport, wala nang pila sa lisensya. Dati ikaw pa ang nagpasahod sa mga public sector. Ikaw pa yung mumurahin ka pa dun. Pero ngayon, hindi na. Wala na. Takot na sila. Gumagalaw na sila. Aktibo na. Dahil yan sa disiplina ni Digong. Diba? Dati sa Manila, makita namin sa TV. Kami ng taga Davao, taga Mindanao, makita namin sa TV.
Grabe is not hold up, lantara na. Meron pang rape dyan sa Cubao na nandyan sa CCTV. Ilang, hindi lang isang bisis ginagawa. Laging ginagawa. Bakit hindi nila ma-solve yan, na problema na yan? Bakit hindi mahuli? Di ba? Pero ngayon, pag si Digong na, o tingnan mo, mga mayayaman sa Pinas, na yung mga abusado lang ha, na matapubre, o ngayon, wala na. Sinampulan eh. Sinampulan sa yung si Arnold Padilla. O, tauhan niya, binugbog ang traffic enforcer. Noon, parang wala, wala pa kailang mga administrasyon noon, nakarang administrasyon. Ngayon, maliit na bagay, maliit man malaki, pag meron kang kasalanan, meron kang pananagutan. O yun, nasampulan si Arnold Padilla. Meron ka bang mga mayayaman dyan na namugbog pa ng mga ordinaryong tao, lalo na yung nasa mga traffic enforcers? Wala na.